Bago ko magsimula dun sa gusto kong ipunto dito sa video na to, gusto ko lang muna humingi ng sorry, ng tawad sa mga fans, subscribers, followers namin ng asawa ko. Dahil sa mga nakikita nyo sa Facebook ngayon, sa newsfeed, sa mga nakita nyo sa live, narinig nyo sa live, and yung mga lumalabas pa na ibang issue, okay? Gusto ko lang mag-sorry sa inyo. Yung sa amin naman ng asawa ko, hindi na para gumawa ako ng apology video or mag-apologize ako dito kasi yung mga ganun bagay dapat privately na lang namin and internal na lang kung gagawin. Plus, nasa UK kasi ako, so medyo nahihirapan akong kausapin siya kasi hindi siya masyadong nagre-reply. Actually, pag nagme-message ako sa kanya, kahit gaano kahaba, sisin lang niya. So, medyo nahihirapan ako na na kausapin siya. So, pag-uwi ko na lang sa Pinas, kasi right now, nasa UK ako, pag-uwi ko na lang sa Pinas, saka ko siya kakausapin para mas maayos ko. Dito kasi ako sa UK para ayusin yung passport ko. Ito nga, yun yung luma. And ito yung bago. Hindi para takasin yung issue, okay? Hindi ko tatakasin yun. Plus, hindi ko didenay yung mga bagay na ginawa ko talaga. And yung mga maling bagay na ginawa ko, hindi ko i-deny yan. Let's go to my point na sa point na gusto kong ipunto dito sa video na to. Ang una ko lang gusto sabihin is marami kasi akong narinig dun sa live ni ate. Actually, nanood ako. I was watching her live feed. Ako yun, kung nakita niyong John Gutierrez is watching, nanonood talaga ako, pinanonood ko siya kasi gusto kong marinig kung ano yung sinasabi niya. And may mga bagay lang dun na narinig ko na hindi tama sa pandinig ko, and alam ko yung totoo and alam din niya yung totoo, pero ginawa lang niya or may sinabi siya dun para lang mapabango yung pangalan niya, para magmukha siyang mabait, or para magmukha siyang malupit, or para siya yung agrabyado. But may point, may isa siyang point doon na sinabi niya na nalasing daw siya to the point na nag-pass out siya sa gilid, malapit sa banyo ng Oblivion. I mean, first of all, sino ang matinong babae na magka-club kasama yung mga never niya pang na-meet na tao? First time pa lang niya akong na-meet nun. Sino matinong babae na iinom to the point na magpa-pass out kasama yung mga taong first time pa lang niyang mamimit. Di ba? Hindi kita dinu-judge, pero sino? Di ba? Sino? And, ayun nga, nag-pass out nga daw siya. Tapos, ang sinabi niya dun, ang napagkarinig ko is, hinawakan ko daw yung private part niya habang lasing siya. And I was like, kung lasing ka, at hinawakan ko yung ano mo, ba't naaalala mo na hinawakan ko? Diba dapat kung naaalala mo yan, kung nasa wisyo ka pa na naaalala mo yung ginawa ko, dapat dun pa lang, there and then, nagwala ka na. Nagwala ka na, pinadampot mo ako sa bouncer, dun pa lang, binitbit yun ako sa barangay, or binitbit yun ako sa police, or The next day, kinuha mo yung CCTV footage from Oblivion para lang
para may proof ka or para may evidence ka, dali mo sa polis yon. Then, kulong na ako nun, di ba? Kulong na ako nun. Kung nangyari yon. Dahil di nangyari yon, hindi mo ginawa. Hindi mo ginawa. Tapos yung sinasabi nyo, yung nakita ko dun sa post ng isa nating kaibigan. Kaibigan daw. Nilagay niya dun na kaya nasira yung damit mo dahil inaaway ka ni Tony. Inaaway ka niya. Inaaway ka niya. Dahil pinagnasahan mo siya or you took advantage of her when she was drunk. Come on, man. Baka naman kaya nasira yung sa neck ng damit ko dahil gusto niya akong halikan. Hinahabol-habol niya ako, sigaw-sigaw pa siyang Badger. King Badger, nasan si Badger? Nasan si Badger? Sa labas ng oblivion. Diba? Para hinahabol-habol niya ako, hinahabol-tablot niya ako dahil gusto niya akong halikan. Pero ako, umiiwas-iwas ako. Nandun pa sila, ano eh, sino ba yun? Yung famous na naging mukhang yung dating pinipig, tas naging ano, naging ang Korean na bele mo ha. Basta nandun siya noon, nakita niya yan, inaabol ako, iwas-iwas pa nga ako eh. Nandun din si ano, si yung kulot na makulot yung basta hindi na para mag-name drop, pero kita nila yan. Plus, alam na mga totoong kaibigan ko na nandun noong time na yon na ako pa nag-alaga sa'yo nung nalasing ka. Hindi ka doon nag-pass out sa oblivion, men. Nag-pass out ka nung malapit na tayo doon sa Jollibee. Actually, kahit tanongin mo yan si Francis De Leon, siya yung nagda-drive ng kotse. Ako nag-alaga sa'yo. Actually, ayaw nga kita buhatin kasi ayaw akong makita ng mga tao na meron akong buhat-buhat na ibang babae. Pero, alam mo yun?